Lagpas alas 6 ng umaga ng Miyerkules nang nagkaroon ng sunog sa residential at commercial building ng mga Muslim sa Barangay 384, Globo de Oro Street, Quiapo, Manila. Nagsimula po sunog natin alas 6:17, engine 2 out of first alarm. Nag-second alarm po tayo ng alas 6:23, deklara po tayo second alarm by Leopard 6. Sa happy na po yan. At yan, nag-under control po tayo ng alas 7:19. And then nag-fire out po tayo ng alas 7:53. Ayon pa sa BFP Manila, nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog. Pero pagdating naman sa Manila Department of Social Work, tinatayang nasa mahigit 100 pamilyang apektado. Initial, wala pang ano, pero estimated meron na po. More or less 150. Sa 200 to 300 individual yung affected dito. So ito, tinignan ng MDRMO yung lugar kung saan sila pang samantalang patutuloy dito itong may bubong na to at saka yung sa kabila. So diyan sila lalatag diyan ng MDRMO ng yung tent na ano diyan muna sila pang samantala pa tutuloyin po. Agad na nakalabas ang mga residente sa gusali kahit pa natutulog pa sila nang nangyari ang fire incident. Tulog pa ako, nasa kwarto po ako. Hindi ko na malayan, ginising ako ng kawakwan ko, pinsan ko. Doon ako nagulat, bumaba ako. Ano na nangyari? Kung wala ka nung nasusunog na yung paligid niyo, anong nararamdaman mo? Siyempre, natakot ako. Yung pag-iisip ko, nawala. Yung nataranta. Nang lumabas ka, may mga dinala kang gamit? Wala. Anak ko lang iniisip ko, yung anak ko lang ang dala ko. Ayon sa BFP, walang namatay, ngunit may isang sibilang na-injured dahil sa sunog. Kung sinasabi natin sa barangay na huwag muna magpakit ng civilian kasi hindi pa po tapos yung overhauling operation. Siya si Miss Diamond Munadi, 46 years old. So ibig sabihin, kahit fire out na, hindi pa tayo tapos talaga sa clearing? Hindi yes, opo. May mga baga-baga po yan, may mga debris po yan. So hindi pa po dapat tayo magpapasok ng mga civilian. Isang injured yan? Yes po. Okay. Nadulas na po siya as initial information. Ang mga apektadong pamilya pansamantalang ititira sa evacuation center ayon sa Manila LGU at pagkakalooban ng financial assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos kada pamilya. Habang nasa evacuation ang mga nasunugan, magkakaroon din ng rasyon ng pagkain para sa kanila. And yun nga po, ilang days po yan magpapakain. Hot meals po, then yun nga po. Hopefully, i-workout na rin po namin yung cash assistance. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.